Kumusta sa inyo mga ka-good vibes? Panibagong video na naman. And now, meron tayo ditong gear set na provided by Bike Bike Bike, the Bike South Warehouse. Ang tawag dito is S-Ride. So this is one of the newest budget gear set na available sa Philippine market today. And ang tawag dito sa model na to is M320. Ayan, so S-Ride M320, yung 12-speed nila na variant kasi meron pa nung 13-speed. And nakita nyo naman yung mabilisang unboxing and pakita ng bawat mga parts nakasama rito. Anyway, isa-isahin natin, and bago natin simulan, magpapakilala muna ako. My name is Jer Victor. This is my channel dedicated to mostly cycling. May konting travel na rin, saka makonting gala-gala. Pero meron din mga reviews, mga events, and pati na rin yung mga first impressions kagaya nito. And kung gusto nyo magandong klaseng content, consider subscribing, tick the bell button para ma-notify kayo kagad. This video is not a review, kasi syempre kakabukas ko pa lang naman and hindi pa naman natin magagamit kaagad-agad and mabibigyan ng mga input or mga insights pagdating sa pinaka-function nito or pinaka-performance. So hopefully, makabit natin. Hindi ko pa nga sure kung saan bike ko to ikakabit. Yan. Pero baka dun sa beta. Isa-isahin natin pyesa by pyesa. Pyesa by pyesa. Yan, part by part. And tingnan natin yung mga materials kung saan sila nangyari. And mga initial impressions na rin. Unahin natin dito sa cassette. Ayan, so this is the cassette. Kakabukas ko lang kanina. And then, check natin. Meron ako magnet dito. Ayan. May maliit na tarsier. Ito na lang gagamitin ko para... bohol. Ayan. Ito na lang gagamitin ko para malaman kung saan materials gamit. Madali lang naman malaman kung plastic yung ibang mga parts eh. Pero kung bakal or aluminum dito. Ito yung magpapaseparate dito. Or magpapag-distinguish natin kung ano. So, everything is... yeah, definitely steel. Yan. So, yan, dumikit yung tarsier. So, steel yan. So, sa likod, yan, ang daming rivets para talagang mas sturdy siya. And then, nakahiwalay naman dito yung lock ring, of course. Tsaka, yung dalawang small cog. So, yung cog na to is yung 11 teeth tsaka yung 13 teeth. Ayan. 12 speed, so 11 teeth yung pinakamaliit na cog. Tapos, yung pinakamalaki naman is 50 teeth. So, enough na yan para sa mga akyatan. Pagdating naman sa weight, tingnan natin kung ganong kabigat. This is kasama na to yung dalawang cog. Ayan. Saka yung lock ring. This is 616 grams. So, yeah, I expect talaga ako na hindi to magiging magaan kasi syempre this is a budget gear set. So, kung gusto niyo ng mas lighter na components, you have to pay more. Pero itong S-Ride, it provides the solution na makaka-try ka ng 12-speed sa murang halaga. Isa pang ginagustuhan ko sa S-Ride is yung nila after sales services nila. Nag-roll out sila ng parang post or message sa social media accounts nila stating that there is a faulty cog in this cassette, yung 15 teeth 'yon. So ang ginawa nila
merong product recall. So once meron kayong resibo, pag nag-purchase kayo nito, pwede kayong pumunta dun sa mga authorized dealers kung saan nyo binili, i-present nyo na lang yung receipt na yon, tapos papalitan nila yung piyesang yun. Yun yung ginawa nila nung kinuha ko tong unit na to, provided by Bike. Tapos meron na silang spare na meron na silang replacement. So itong nasa akin ngayon, ang fully replaced na to. So we are expecting na wala na magiging problema once na kinabit natin. Okay, next is the shifter. Ayan. So shifter, it looks plasticky. Tapos tingnan natin tong clamp kung saan nangyari. The clamping is aluminum. Tapos yeah, meron na siyang barrel adjuster. Tapos it looks sturdy. Tapos right shifter lang siya. Dual lever or dual controls. Tapos ribbed yung levers niya. Kaya lang hindi siya ganun kagaspang or wala siya masyadong grip. Kasi inukit lang siya rin sa plastic o wala siya nung rubber. Pero that's fine. Yun nga, for the price, di ba? Tapos, pagdating naman sa downshift nito, tingnan natin yung parang rapid fire na shifting nito. Hindi ko masasabing rapid fire exactly kasi para sa Shimano yun eh. Pero 1, 2, 3, 4. So kaya siya hanggang 4. Kaya dito napapasok yung convenience. So it's mostly plastic. Tapos, ang baka lang dito is yung bolt. Ayan. This is the S-Ride SLM320 for 12-speed drivetrain. Oh, okay. S-Ride pala is Super Ride. Yun pala yung pangalan. Yun pala yung ibig sabihin na yun. Nakasulat sa logo. Weight na to is kasama na rin yung kable. So, yung right shifter, it's 123 grams. Ayan. So, yeah. And then, the next one is the bottom bracket. Yan. The bottom bracket has the same design as a Hollowtech. Hindi natin masasabing Hollowtech though because Hollowtech is for Shimano na rin. Tapos, kinuha yung... Or dun dinerive yung design. So, ayan. And then, this is 73 millimeters. Fit for mountain bikes. Meron na rin tatlong spacers. Tapos, ang maganda pa rito, threaded na rin. Hindi kayo mahihirapan. Kasi most of the budget na frames is for thread type na BB shell. And then, outboard na rin. Sabing outboard na kalabas. Itong bottom bracket on both sides of the shell. Ay, okay. So, ano pala to? May nakasulat dito logo Pro Wheel. Kasama na rin pala to dun sa mga third-party parts na included dito sa gear set kasi hindi siya 100% S-Ride eh. Ang ginawa ng S-Ride, meron nga silang mga third party na mga brands eh na pinasok dito para mabuo itong set na to. Okay, so this is the bottom bracket from S-Ride and in partnership with Pro Wheel. Ayan. Yung bottom bracket with yung bottom bracket with the three spacers is 101 grams. So ayan, so far meron tayong magaan na part dito sa gear set na to. Kasi dati nung winay-in ko yung XTR, nasa 96 grams eh. So, hindi sila nagkakalayo. Next is the rear derailleur. The rear derailleur looks very durable. Ayan. Hindi siya parang laruan. Anyway, malalaman natin overall pag once na nakabit na. Pero initial impression pa lang ganun na kagad. It looks very sturdy. So, the arm is... Or yung pinakage nito is made out of steel. And then, itong may logo ng S-Ride is plastic. And then, yung mga pulleys naman nito, it's 11 teeth. Ayan, yung pareho. Yan. Tapos ang maganda pa rito, isa lang yung kulay. Ayan, wala nang kung ano-ano. So this is the RDM320 from S-Ride. Tingnan natin yung pinaka-weight nito. This is 342 grams, still on the heavy side. Pero okay lang, kasi nga, yung nga, sulit sa price. Oh, so next naman is yung crankset. Ang ginawa ng S-Ride, nakipag-partner nga sila sa Pro Wheel. Tapos yun yung kinuha nila para masama dito sa gear set na to. So this is Pro Wheel 34 teeth narrow wide crankset for S-Ride M320. So pagdating sa materials, yung chainring nito is steel. Narrow wide na fit para sa one-by setup para maiwasan ng chain drop. And then yung arm naman nito, yung crank arm is aluminum. Yan, hindi siya kumakabit. The spindle is also steel. Okay. And then ito naman yung left crank arm na hindi ko pa nabubuksan. So tingnan natin. And kasama rito yung instructions manual ng buong gear set. Ngayon, this is Pro Wheel MPL and ang crank length nito is 170 millimeters. Wow, okay. So forged na pala siya. Yun yung isa pang kinaganda rito. It may be in the budget level pero kalidad naman yung pagkagawa dito. Forged, ibig sabihin talagang inipit ng inipit yung aluminum nito para talagang mas compact, mas matibay. Kasi yung ibang mga piyesa ang ginagawa is diecast eh. Pag sinabing diecast, parang tutunawin yun tapos huhulmahin. Which medyo compromise yun pagdating sa durability. Yung kinaganda rito, it might not be in the high-end level. Pero at least you get your money's worth kahit hindi siya ganong kamahalan. Yung pagdating dito sa price, lahat nito 7,500 lang. Sa halagang 7,500, makagamit ka na ng 12-speed drivetrain. So, kunwari, wala pa kayong ganun
kalaking budget para sa at gusto niyo masubukan ng 12 speed, and then this is it. This is a good option. So that's the Pro. This is a forged matibay, tapos ang aluminum na yare yung crank arm. Ang nakikita kong con dito is hindi siya compatible para maging 2x setup. So itong crank set na to, apat lang yung bolts na pwedeng pagkabitan and sarado na yun dito sa inner part. So wala na. Or kahit ngayon outer part wala siya eh. So hindi siya pwede for 2x setup. Talagang stuck lang kayo sa 1x. Ngayon timbangin na natin, isama na rin natin lahat. From the whole crank set pati yung left crank arm. This is yung bigat. 862 grams lahat na to. Ano yung mga small items na kasama? Merong preload cap. This is it. And then ang pinaka last naman is this, yung chain, yung kadena. Yung kadena hindi ko na binuksan kanina kasi messy to eh. Panigurado may mga langis-langis. Pero para lang makita rin, ito na 'yon. Another third party brand, hindi ito S-Ride. Ayan, may kasama na rin siyang missing link. And then here it is. This one is KMC. Ayan. So I'm expecting this to be quite heavy kasi hindi pa siya hollow pin. Tapos silver yung outer plate and then yung inner plate niya is itim naman. Check natin kung gaano kabigat ito. So the chain is 259 grams. So yun, yung mabilisang unboxing tsaka first impressions nitong S-Ride M320 12-speed gear set. This is not a review yet, this is just a quick look and first impression. Kasi kaka-unbox ko lang and pag kinabit ko na rin ito, hindi pa naman natin mabibigyan ng review kagad. Kailangan i-ride ng i-ride ng matagal na panahon para malaman kung ano talaga yung performance. Hindi ito makukuha sa mga isa-dalawang ride lang na mga trail or long ride. So, pang matagalan talaga. So, we'll see. Malaman natin kung saan ito ikakabit. Baka, most probably sa beta. Pros and cons. Ito naman yung pros and cons. Nakikita ko sa assessment ko nito. Pro, syempre number one is yung price. 7,500. Naka 12 speed ka na. Overall appearance, it doesn't look very cheap. Sa halagang 7,500. It looks premium. Pati nga yung packaging eh. Yung mismong pagka-box nito. Hindi yung bara-bara lang na, oy, ito piyasa, tas bigay sa'yo. Talagang it's well packaged. Number 3 naman, yung after sale service. Naging transparent yung distributors tungkol sa naging problema ng 15 teeth na cog dito sa cassette na to. At sinasabi nila na yun nga, merong parang kumakabuse eh or nagmimintes pag sineshift. So pinalitan nila yung cog na yun para maiwasan na yung problema na yun. So nagkaroon ng product recall. Pag nakabili kayo nito at na hindi nyo pa napapalitan, nagkaroon ng problema, you can contact the dealer where you bought your unit and then they will replace that part para hindi na magkaroon ng problema. So plus point doon. Pang-apat naman is gear compatibility. Pag sinabing 12 speed kasi medyo intimidating siya eh. Pagdating sa mga setup, pwedeng maisip mo magkamali ka ng bilin ng hubs. Pero ang kinaganda rito, hindi siya nagre-require ng microspline hubs para sa Shimano or XD drive para sa SRAM. Kasi kailangan yung mga adapters na yun eh, para mag-accommodate dun sa 12 speed na gears. Pero dito, hindi na. So compatible to sa mga 8 to 11 speed na mga cassette type na mga hubs. So hindi nyo napaproblemahin yun. So that's another plus. So ang laking tipid na kasi nga 7,500 lang, hindi mo na kailangan ng iba pang mga adapters kagaya ng microspline or XD drive. It's good as it is in most of the cassette type hubs available in the market. Now when it comes to the cons, itong napansin ko, number one is yung weight. It's on the heavy side. Syempre yun nga, mas mura siya. Syempre yung mga materials na mga gagamitin dito, hindi yung mga talagang pang mga high-end or yung mga pang top tier. So mostly mga steel parts and alam naman natin nakatakot-takot na research and development and syempre pagdagdag ng mga magagaan na materials and at the same time papatibayan, kaya mas magmamahal yung mga pyesa. And dito naman, syempre they have to cut the cost para ma-meet yung ganitong retail price. So yun pa lang naman yung mga insights ko for now. Maglalabasan pa yung mga good points sa kaibang mga opportunities once na nagamit na to, once na na-ride na. And so far, I like what I'm seeing. Maganda siya generally para dun sa kung titingnan para sa budget level na gear set. Ngayon ang question para kanino to. If you are on a stock level na bike and then you want to upgrade, tapos medyo tight sa budget, then this one is for you. O kung gusto niya man is mga trail rides, tapos gusto mo na ring makuha yung benefit ng 12 speed, let's say mga steep na ascents or gusto mo lang makausad sa mga 12% na gradient na hindi ka bababa, and then this one is for you. Ayan. Now if you're looking after the weight, pag may pagka-weight weenie ka, medyo dun tayo mahihirapan kasi yun nga eh, may kabigatan to at marami pang options
para sa mga lighter na mga parts kung gugustuhin. Isa pa, isa con, well, hindi naman actually con, pero more of a preference din is wala yatang option para sa mga ibang sizes yung crank arms. So, fixed lang siya sa 170mm eh. And as far as the availability goes, para mas maging versatile is kung may iba pa mga sizes yung crank arm length. Kung may 165 ba, 175, 172.5, yung mga ganyan. So, malalaman. And hopefully, magkaroon in the future kung wala pa. So, this is the S-Ride M320 12-speed gear set provided by Bike Bike Bike, the Bike South Warehouse. Thank you, Bike Bike Bike. Maraming maraming salamat. So, what do you think of the 12-speed? Sa tingin nyo, okay na ba? Or kung gusto nyo 13-speed pa, may 13-speed pa to na option kung gugustuhin. Anyway, so this is it. Do you have any questions, any suggestions? Sa mga nakasubok na, you can leave your assessment or your impressions or parang short review on the comment section. Share nyo naman yung naging experience nyo rito. Available ito sa mga authorized dealers ng S-Ride. Ililink ko na lang sa description. Isa na rito is Bike Bike Bike, the Bike South Warehouse. And bago nga pala tayo magpaalam, I would like to thank Liberty Apparel. Liberty Apparel, yan. Sa pag-provide nitong t-shirt na to. And bukod sa t-shirt, meron pang mga... Ito, meron pang mga bandana. Ayan. Ayan. So, meron tayong pang kontra-init sa ulo. Kung gusto nyo mag-inquire tungkol sa mga custom shirts or mga custom apparel, ililink ko na rin sa description. Liberty Apparel. Thank you. Maraming salamat. Yeah. Yun. Shoutout po! Shoutout sa Pasig Cycling School Malaysia. Shoutout kay Joey Mamaw. Shoutout po sa mama ko, ma'am, bigyan mo na bagong bike. Shoutout natin si Master Jan. Yo, Master Jan, One Leg TV. Yan, you know, subscribe sa channel ka na rin, no? Ayos, ayos, subscribe kayo. Subscribe. Yan. Thank you po, thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you. Subscribe din po kayo sa akin, Papa Joey. Papa Joey. So that's it. Thank you for watching. Maraming maraming salamat sa panonood. Mabilisang video lang to para maipakita yung mga parts nitong gear set na to. Marami pa tayong mga videos na lalabas kagaya nito and syempre more rides pa rin and more content that will be put out in the channel. Kung bago kayo sa channel na to, welcome sa inyo. Please subscribe now, tick the bell button para ma-notify kayo agad sa mga upcoming videos kagaya nito. That's it for today. Ride safely.